kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target On Air ni Karex Cayano. Nako, balik na ho tayo mga kaibigan dito sa pinag-uusapan ho natin, ha? Particular ho dito sa Train Loho. Abay, samudsaring reaksyon at opinion ho. Bago ho natin ipagpatuloy ating hinihimay ho at dito ho sa Train Loho, eh dito muna tayo sa lalawigan ho ng Batangas at dumako ho tayo sa Tanawan City dahil next week ho eh Brigada Eskwela na. Kumbaga ngayon pa lang ho ikinakasa na ho yan. At kaugnay ho sa tinatalakay ho natin sa Brigada Eskwela, ating kausapin si Mayor Tony Halili ng Tanawan City. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Karex. Apo, at kamusta ho Mayor itong Brigada Eskwela sa Tanawan City? Na-launch pa kahapon. Pero sa kasama ang palas, hindi ako naka-attend sa lugar kung saan nagkaroon ng launching. Apa? Dahil napakaraming tao dito sa opisina. Pagkaraan ng flag ceremony, wala, tinumbakan tayo ng tao, hindi naman natin pwedeng iwanin. Tama po. Kaya ako yung hindi nakapunta sa launching. Mm-hmm. Pero yun naman Brigada Eskwela, perennially, apa? Dito naman sa Tanawan, lagi naman sinusuportahan ng ating city government. Apa? Kaya at naglalaan tayo ng budget, nag-apos tayo. Apo, yung school supply ho, kamusta ho? Naibahagi na ho ba sa mga estudyante, Mayor? Ano na yan, correct? Yung mga school supply ho na nakagisna nyo itinutulong? Ay, medyo mahina yun. Yung mga, yung sa ating city government, lahat naman ang support ang maibibigyan natin, binibigyan natin sa mga eskwela. Apo? Wala namang yung mga gastos, i-situate na walang hinihingi mga kontribusyon, mga pinagbabawal ng national government, DepEd. So yun naman, dito naman, lagi naman compliant yung ating mga teacher. Tama po. No? So, sa masasabi natin, itong division natin sa Tanawan City, ay laging recipient dito ng mga awards. Apa. No? Magaling yung ating division dito. Isa sa mga natatanging division dito sa region. Kaya nga ako hindi nagwa-worry kasi alam ko nasa mabuting kamay yung division at laging nagkakatanggap ng mga awards. Tama po. At Mayor, balitaan nyo nga ho kami nitong nakalipas yung Barangay SK election. Kamusta yung election dyan sa Tanawan City? So far, generally peaceful. Walang gulo. Yung mga nag-nuuna, medyo may mga nag-aalala na baka magkakaroon ng gulo. Tension. Walang nangyaring ganun. Apa? Matiwasay na nakaraos ang barangay election, sabay ang SA, no? Wala tayong nakitang problema. Apa? Ayos na maayos at yung mga nagwagi, yung mga tinangkilik yung kanila mga barangay, of course, they medyo nagsasaya. Tama pa. At kinamang medyo hindi tinangkilik, ay medyo siyempre, medyo luhaan ng bahagya, no? Pero, siguro naman natanggap na rin yung pag-desisyon. Paghuhukom. Yun ang panahon eh. Yung election kasi, yun ang paghuhukom ng tao. Apa? Base doon sa kanilang ginawa. Ikaw yung nag-perform, ginawa mo ba yung trabaho mo, edi ikaw ay kukup-kupin at tatangkiligin na yung mga kanaya. Tama. Ayun, kung ikaw ay nagpabaya, hindi ka nagtrabaho para sa iyong barangay, siguro alam ng mga kabarangay mo na malaki ang yung pagkukulang kaya hindi ka tatangkilikin. Tama po. Yun ang mga iba ng mga contender sa yung mga parang tumamon sa mga nakaupo. Siguro medyo marami rin nabigo. Ilan lang naman yung incumbent na natalo dito. Apa. County lang. At iba yung mga nagsipag-graduate nga kumbaga tapos ang tatlong term. At nag-graduate na. Apa? Yung iba naman ay nangayaw na. Dalawa yung hindi na kumandidato na incumbent. At siguro iniisip nila, mahirap pala maging barangay captain. Sabi ko nga, ang pagiging barangay captain, itong isang sakripisyo. Tama po. Dahil ano ba naman, sweldo ng mga barangay captain. Pero ikukumpara mo sa kanilang responsibilidad na tinatanggap pagkatapos na sila'y manalo at umupong barangay captain. Napakalaking responsibilidad. Yung kanilang tinatanggap na parang honorarium ay kaliit. Tama po. Hindi sapat.
talagang mag-aabono ka. Ibabalik din ho yan sa kanyang kabarangay na humihingi ho ng tulong. Talagang malaking responsibilidad doon. Mag-iisang ama ho ng barangay, mayor. Oo, oh, totoo. Sa lahat ng problema, lahat ng uri ng problema, makakarating sa'yo. Tama po. Yun, ipapakain mo lang sa pamilya mo kung minsan napupunta ka sa bibig na iba. Dahil lumalapit sa'yo ang lahat ng mga problema. Opo. Kaya sabi nga, isang sakripisyo ang pagiging barangay captain. Kaya sabi nga, ako yung nagtataka bakit may mga tao pang na gusto maging barangay captain, especially sa mga barangay na maliliit ang ira, di napakahirap. Dahil mayroon naman silang mga proyekto, programa para na maganda para sa kanilang barangay. Hindi naman nila ma-deliver dahil maliit nga ang kanilang ira. So, paghihirap ng loob ang inaabot. Kasi marami kang gustong gawin sa barangay mo. Ito, konti naman, maliit ang ira mo. Opa. So, hindi kakayanin yung mga project at programa na gusto mong isaputad sa iyong barangay. Opa. Malaking sakripisyo, kaya binabati ko at saki sabi nga, nakikidalamhati ako doon sa mga nanalo dahil sila yung magdadala ng mga barangay na problems. At although gustong-gusto nila magsilbi, nga nila talagang tawag sa kanila ng panahon o talagang tawag ng mamamayan na sila mamuno sa kanilang mga barangay. Pero sakripisyong malaki yan, mga barangay captain. Apa. Kaya sa lahat ng mga barangay captain, binabati ko sila. Nakikipag-ibigay pugay sa kanilang lahat. Pagkat alam ko na malaking sakripisyo ang maging barangay captain sa mga barangay. Opo. Mayor, panghuli na lang ho, at nag-trending ho sa social media, mukhang bawal ho ang budol-budol gang sa Tanawan City. Ano yan? Meron? Bawal ho yung budol-budol gang. Medyo mamalabo ang dito mo, sir. Opo. At yung ipinaparada ho, yung budol-budol gang? Ay, sa budol-budol, ginawa natin yun kasi dumadami yun ang lolo ko dito. Mula kasi nung asay, ma-suspend yung ating kwan, yung deputation ng NAPOLCOM. Medyo nagkalakas ng loob yung mga tao. Apa. Marami nang ho-hold up, no? Pino-hold up ng estudyante, go-hold up ng mga mangangalakal. Sabi ko nga at yung maraming naluloko dito yung mga budol-budol. Apa. Kaya itong huling nahuli na to, sabi ko dapat siguro magpakita na tayo kahit na wala akong detail na pulkom, masama ang peace and order situation. Apa. Mayor, yung pag-aliso ng police power, wala pa rin ho ba sa inyo? Wala pa naman binibigay na clearance sa Malacanang. Lahat naman na-alista doon. Ayan, medyo nahihirapan din ang kalooban. Apa. Pagkat nakabitin, bitin-bitin, kahit na wala namang ebidensya laban sa amin. Tama pa. So, alam ko, marami din sa mga nakalista doon na wala naman talagang kasalanan. Apo, at innocent yan hanggang sa ngayon. Kaya lang, wala tayong magagawa. Siyempre, may proseso din siguro ang pagbibigay ng clearance. Ngayon, in my case naman, pinuntahan na natin yung ating lahat ng ahensya na involved sa ganyan, pagka kung meron ka talagang kasalanan, so far, lahat naman ng pinapuntahan natin ng agencies, katulad ng ISAP, NICA, DIL, sa PIDEA, sa iba-ibang class, iba-ibang agency, pinapuntahan ko na, para makita kung meron sila, if they have something against me. Apa. Wala naman ang kwan walang lumalabas na negative report about me. Kaya ako ay panatig ang kalooban at naniniwala na siguro in due time lalabas din man yung clearance. Tama po. At kumaga kuryente yung impormasyon na yun. Alam naman ng lahat kung ano yung ginagawa ko dito paglaban sa illegal drugs. Apa. No, kaya nga sabi ng ibang mayor, bakit? Mayor, paano pa kami? Kayo nga tira ng tira at laban ng laban tapos yun nagkaganyan pa. Tama so, pa. Sabi nga talagang ganyan, politika, yan ang nagagawa ng politics. Kaya kailangan kung mayroong pa taong nag-ahangad na pumasok sa politika, ihanda na agad ng kalooban. Tama po. Na lahat ay posible nangyayari ay mangyayari. Kahit ano pa ang gawin mong kaputihan, kumisan may lalabas na ikay masama pa. Dahil po. Yan ang politika. Mayor Tony Halili ng Tanawan City. Mayor, salamat po sa oras na binigay nyo. Maraming salamat, Garek. Maraming salamat din sa iyong mga tagapakinig.
Bart. Yan ho ang tinig ho mga kaibigan ni Tanawan City Mayor Tony Halili. Isa sa mga pinag-usapan ho namin ng Upland Brigada Eskwela. Taon-taon, kumbaga yung tulong ng city government. Halos lahat ho, abay ipinagkakalob ho. Doon ho sa kabubukas lang ho ng himpilan ho sa radyo at nanonood live sa aming official Facebook page ho sa Ustream TV. Kausap ho namin si Mayor Tony Halili. At isa na rin ho sa pinag-usapan ho namin, abay meron hong ipinarada kamakailan ha, yung Budol-Budol Gang ha. Medyo choppy lang ho dun sa area ho ni Mayor. Medyo hindi lang ho maganda ho yung aming signal ho. Kumbaga konting-konti lang siguro may mga area na pwedeng si Mayor naglalakad o ano paman ho. Medyo pumipito siya. Medyo nawawala ho yung signal ho. Pero ang kagandaan ho nun, eh ang daling kausapin ho. Madaling kausapin kahit na may kamiting ho. At alam naman ho niya yung kamiting ho niya, eh pwedeng iwan niya ho kahit 5 minutes o 10 minutes ho. Hindi lang ho sa akin. Sa lahat ng kasamaan ho namin sa profesyon na nagko-cover ho, particular ho sa Batangas, kumbaga darling of the press ho yan eh, si Mayor Tony Halili. Ang dali hong kausapin. Kahit na sino kang ordinaryong manggagawa, sino ka paman ho, lumapit ka ho dun sa mama. Hindi ho sa inaangat ko ho yung silya ho ni Tony Halili, ni Mayor ho. Kumbaga ako personal ho, nung ako'y bumisita ho sa kanyang tanggapan. Kumbaga napakarami. Siya na mismo nagkwento. Doon ho sa launching ho ng Brigada Eskwela ho kahapon, hindi ho siya nakapunta dahil marami ho siyang kausap doon ho sa kanyang opisina. At magbabalik ho tayo. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntiriya target. On air ni Karex Kayanong.